Interested po ako mag-file. Have been 22 years without communication sa ex-wife. Everyone, welcome to my channel. Kung bago ka sa channel na to, this channel features different informative videos about parenting, about child rearing, about annulment, at marami pang iba. Kaya subscribe na sa hindi pa nakasubscribe at pag-i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko every week. For today's video is question and answer or Q&A po tayo. Sasagutin po natin yung mga katanungan na nasa comments section. At kaya kung meron kang mga tanong na dapat natin i-address, yes, i-comment down na yan at sasagutin natin yan isa-isa. Unang katanungan na sasagutin natin. Hello po ma'am, ilang years po tinagal ng annulment niyo? Yung annulment ko po is tumagal po siya ng 3 years kasi po marami pong pasikot-sikot na dinaanan yung kaso ko. Pero yung iba pong mga nakakakilala ko, yung kaibigan ko, 1 year lang po. Depende po kasi yan sa korte at depende. Ako kasi nagpalit-palit ako ng attorney kaya po ganun katagal. Tumagal po siya ng 3 years. Okay, next question po natin is, interested po ako mag-file. Have been 22 years without communication sa ex-wife. Pwede naman po kayo mag-file ng annulment or declaration of nullity of marriage. Iba-iba po kasi ang ground ng ating pag-file. In my case kasi, my ground is psychological incapacity. Though even if mayroon na siyang ibang pamilya, yung ex ko may ibang pamilya na siya, hindi mo siya magagamit kasi na ground na may iba na siyang pamilya. Bagkos, nagpo-call siya sa psychological incapacity. Marami tayong grounds, mayroong impotency. Ang pinaka-common na ground is psychological incapacity. Alam ng mga lawyer yan kung saan ipo-fall ang ground, saan napo-fall yung ground nyo. Even if ilang years na kayong hiwalay ng ex nyo, wala pa kayong communication. So, you should talk to your lawyer about it. Consult a lawyer. Alam na alam nila yan. Usually, psychological incapacity talaga yung mga ground ng annulment. Next na question po, sis, paano po ang sustento sa bata? Okay, kung may mga anak kayo o may anak kayo ng ex mo at gusto mo ng apila ng sustento, pwede mo naman sabihin yun sa attorney mo na maghihingi ka ng sustento. Eh, paano naman kung yung partner mo ay wala namang masyadong income at may iba na siyang pamilya? Ako kasi hindi na ako nanghingi ng sustento kasi kung gusto kong mag-insist talaga, pwede naman. Pero hindi na lang ako nag-insist na kailangan ko ng sustento kasi una, hindi siya nag-appear sa court, and which is nakatulong yun na baliwala sa kanya. Parang hindi na siya maghahabol pa. Dito, Ma'am Flor, taga saan po yung lawyer niyo? Yung lawyer ko po is based at Butuan City, Agusan del Norte. Yan, taga Mindanao po ang lawyer ko kasi po ako ay from Mindanao. Pero nandito na po ako sa Luzon ngayon. Good morning po ma'am, paano po paghapon ang partner tapos 19 years no communication, walang anak? Hello ma'am, kahit po ilang taon na po kayong walang communication or separated ng iyong husband, according to the Montano Flamiano and Associates laws, na separation or being separated from your spouse with or without communication is not grounds for annulment. It does not matter how many years you are separated. There is no law that annuls or voids a marriage automatically. Only a judge in a court of law can annul, void, or nullify a marriage. So, kahit po ilang years na kayong hiwalay, hindi po siya basihan na ma-annul na yung kasal niyo. Much better that you will talk to the attorney, magpa-counsel po kayo, ano kung magandang ground for annulment. But yes, syempre, magiging basihan siya kasi for how many years na rin. Pero hindi siya talaga yung ground ng annulment. Kasi yung ground ng annulment natin, meron tayong mga, ang ground ng annulment is psychological incapacity, fraud, lack of parental consent, impotence, sexually transmitted disease, or if one party or your partner has already married at the time of your marriage. So, yun yung mga grounds. Saan siya magpo-call kung wala na kayong communication for how many years? Pwede siyang psychological incapacity. Kung wala ka naman din kayong anak, pwede din naman siyang impotence. So, pwedeng dalawa ang ground. Tanong, hello Sisi, pwede na po ba hindi natin samahin ang ex-husband natin, Sisi? Pwede lang po tayo lang. Yes, thank you po sa question. Sa akin po, hindi ko naman na po sinasama yung husband ko, no? Kasi pwede naman po na kayo ang mag-file kung meron po kayong pera talaga or may susuporta sa pag-file ng annulment nyo. No need na pag-usapan pa ninyo ng ex-husband nyo na mag-annul kayo. Hindi pwede yun kasi kapag pinag-usapan nyo, hindi yan i-agagrant
nag-usap kayo na magpa-file kayo ng annulment, so maaari ding pag-usapan ninyo na magkabalikan kayo. Kasi mayroong requirement na kinukomply yan sa korte, yung non-cohabitation certificate. So hindi nyo pinag-usapan ng annulment. Tsaka lang kayo nung magkakaroon ng agreement kung ang inyong ground is psychological incapacity. Kasi siya, mag-a-undergo din siya ng psychological test. At ikaw din, mag-a-undergo ka rin ng psychological test. So, kung ikaw ang nag-file, ikaw ang petitioner, syempre, kukontakin mo yung ex-partner mo na kailangan mo mag-take ng psychological exam. O depende sa'yo, or ang doktor na ba ang magkontakt sa kanya. Depende yan sa arrangement. Kasi ako ang nag-contact sa kanya para mas mabilis. Kasi nasa malayong lugar siya, so kinunta ko siya na pumunta siya sa ganitong office. So, pumunta naman siya, akala niya iba. Akala niya ano yung nag-interview sa kanya. So, psychologist na pala yun. Depende lang yan. Para-paraan lang yan para ma-interview yung partner niyo. Hello, ma'am. Another question. Paano po mag-file ng annulment? Meron na po akong separate video niyan. Ilalagay ko na lang din dito. And meron din, ilalagay ko na lang din po sa description box. Panoorin niyo na lang po yung paano pag-file ng annulment. May katanungan po dito. Gusto ko na po makawala sa kasal na hindi ko naman gusto. Baka pwede niyo ako tulungan. Hello po. Kung gusto niyo po talaga ng maghiwalay kayo, is you need to file a declaration nullity of marriage. Magpa-file po kayo kung wala po kayong inap na salapi. Pag-file, meron po naman tayong PAO, the Public Attorney's Office, na pwede pong mag-render ng free services nila. I have a separate video on that. Ilalagay ko na lang din po dito sa taas at sa description box. Pwede naman po kayong maghingi ng tulong sa kanila. Anyway, kung hindi mo po talaga gusto yung kasal ninyo, sa simula pa lang, parang pinilit ka, maaari naman siya maging ground ng annulment, no? Na by fraud. Kasi one of the ground of annulment by fraud, na pinilit ka, na hindi mo alam, na ikakasal ka na pala. So, pwede din namang, kung bata pa kayo na ikinasal kayo, pwede namang walang parental consent. So, without absence of parental consent, pero kapag may saktong edad ka na, 21 above ka na, kinasal, hindi ka na pwede sa ground na yun. Pwede din namang dahil ayaw mo na sa kanya dahil meron siyang mental illness or psychologically incapacity, pwede namang maging ground din siya. Huwag kang mag-alala. Basta kung ayaw, kung nahihirapan ka na sa marriage niyo, I'm not advising na mag-a-annul ka. It's very risky. It's very risky talaga. You need to think of it. Siyempre, kung may mga anak kayo, kailangan mo munang pag-isipan. Ako kasi, I was separated for how many years? I was abandoned by my ex-partner. Nagkaroon na siya ng ibang pamilya. Kaya, after 12 years, naisip ko na, kailangan ko na ipa-annul yun kasi nagdagdado na apelido niya. And yet, karoon naman na siya ibang pamilya. So, kaya ko siya prenases talaga. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, subscribe, at pakihit ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko every week. Thank you for watching. See you next week. Bye! God bless!